YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ang dami nagre-request ito. Ito ay Malinta Tunnel, pinuntahan ito ni Adventure Ducks. Na ducks. Ito ay overnight in the most haunted tunnel of the Philippines. Ito ay kay Zarcaru. Oh, sobrang galing mag-vlog. Sobrang adventurous. Sobrang tapang. Ang lupit ito. Gusto niya akong sumama sa kanya. Tingnan natin. Hindi natin kaya ang level ng tapang nito. So ito, in-adjust ko na. Nagpunta sila dito sa Malinta. Tapos nagpunta sila, nag-set up na sila ng kanilang camp. At mag-overnight na sila. So ito, tirayan natin ito bago pa tirayan na iba. Alright guys, so at the moment, it's 6:44 PM. Ngayon dito, nasa tapat kami ng Malinta Tunnel. Medyo maliwanag pa. Ayan pa yung liwanag ko. Ayan. So medyo maliwanag pa dito. Pero mamaya talagang babalutin na kami dito ng dilim. Nagkukwentuhan kami ng mga oras na to. Nang may bigla ako marinig na footsteps na nanggaling sa taas at parang pababa siya. May parang bumaba, no? Banda dyan sa may caution. Promise, mayroong bumaba, no? Yari. Hello? Sinubukan ko siyang tawagin kasi baka mamaya tao lang. Pero walang sumagot pabalik kaya tinawagan ko agad ang mga kasama ko. Okay guys, tawagan ko sila. 7:30 na, hindi pa sila bumabalik. Mahirap na kami ay hiwa-hiwalay. Lalo madilim na. Sana kayo? Nagkakwentuhan kami nang may bigla kaming marinig na footsteps. Rinig na rinig yung tunog at kuhang-kuha yon ng camera. Iniisip ko kasi kung mag-o-over net ako sa ganyan, ganyan lang yung mangyayari. Uupo lang ako dyan tapos kukwento ko lang sa inyo, di ba? Itatry ko, promise. Hindi ko makita yung daan. Yan. Uy, meron nga ah. Yan. Meron. Yan. Yun oh, parang halimaw sa banga. Parang may dahang-dahang bumababa galing sa itaas at hindi ko alam kung ano yun. Parang down na nakapakan. At maya-maya lang, andyan na naman yung parang naglalakad sa bundok. Meron nga. Naglalakad sa bundok, baka halimaw yan. But instead of getting scared, nag-isip na lang ako ng mga alternative na bagay. Hindi mo alam kung parang down na naapakan. Down na naapakan, di may naglalakad nga. Sa ito, nalaglag. Kasi pwedeng landslide kasi bundok eh. Sana ganun lang. Tinawagan ko sila para pabalikin na. Takot na siya, tumatawag na siya ng tumatawag eh. Par, balik na tayo par. Gagi, sobrang... Isang oras na lang. Tangik, 5 minutes lang kami dito. Ang dami na nangyayari. Naku. Ano meron? Pumunta ka na lang dito. At maya-maya lang, pagbaba ng tawag, ito yung nangyari. Baba. Oh shit, ano? Uy, meron nga naglalakad. Parang lakad ng higante. Oh. Holy shit. Oh, gago, meron nga. Holy shit. Hindi na namin inisip kung ano man yun. Ayaw naming i-overthink lalo malayo kami sa kabihasnan. Holy macaroni. After few minutes, dumating na sila. Guys, nandito na sila. Nandito na sila. Palakpakan mo na. Hindi ko ma-explain sa inyo kung ano yung mga nangyari. Pagdating nila, nagluto na kami ng hapunan. Kailangan namin ng lakas dahil matagal-tagal pa ang gabi. Sarap, corn beef. Kaya na. Huling hapunan namin dito. Uy, ano ba yan? Kita yung utong. Do sa corridor. Kumain na kami dahil lumalalim na ang gabi. Isang si Kuya, tumataba na to. Ang masarap na salo-salo at pagkatapos nito, meron kaming hindi inaasahang dumating. Oh, sino dating? Dumating si Kuya, yung taga dito. Willing siyang i-open ngayon. Yung tunnel. Isang karangalan para sa akin ang makapasok sa Malinta Tunnel ng gabi. Uy, swerte naman ito. Wala silang balak papasukin pero napakiusapan nila, no? Sana all. 9:27, binuksan nila yung tunnel for us. Binuksan niya ang lahat ng ilaw and let us experience the tunnel with sounds. Nakakatuwa makita, lalo kasaysayan ito ng Pilipinas. Bigla lang kami natakot nang namatay yung ilang ilaw. Pero hindi, dahil parte pala talaga yon ng show. Nakakatakot sa kung iisipin kasi alam natin na may nagpaparamdam. Pero nakakakilabot na makita yung history na yun. Siguro on screen, medyo neutral lang, chill lang, okay, history yun. Pero kapag nakapunta ka na sa lugar, tapos na-realize mo na kung hindi nangyari to,
Baka wala ako ngayon. Ang lalim mag-isip niya sa karo. Pero ang maganda sa vlog niya talaga, ang talagang maganda sa vlog niya is historical. Tama ba ako? Or malalaman natin yung history, yung mga pinupuntahan niya, yung mga sinaunang talaga na may meaning sa Pilipinas. Ang lalim ko din eh, no? Alas 12 ng gabi nang simulan ko ang unang challenge. Time check, 12:01 AM ng madaling araw. And gagamit tayo na ito, motion yeah. detector. And ito, kung tawagin nila is ghost ball. Kasi ito yung nakaka-detect ng movement. Something like this. Ito, may ilaw. Ay, pag nilapag ko dyan, stop siya. Ayan, mag-stop siya. Pero once na ginalaw ko ulit yan, ayan, ganun. Mga pamlarong pambata yan eh, mga pambata yan. Or kahit konting galaw lang, is iilaw. Nilagay ko na yung ghost ball sa tapat ng gate. At so, ginamit ko na rin ang EMF. Ba may mga ganto-ganto na siya. Ako nga din, bibili ako ng ganyan. Wala. Habang palapit kami ng palapit, ipabigat na rin ng pabigat yung aming pakiramdam. At maya-maya, nagtanong si Sleng. Pwede niyo bang pagalawin yung isang bola? Narinig niyo yun? Isang katok na galing sa gate ang aming narinig. Sinubukan pa ng kaibigan ko na lumapit sa tapat ng gate na dala ang EMF. Pero walang nangyari. Pero maya-maya lang nang paalis kami. Sinigyan na wala, diba? And kanina, palapit tayo. May kumatok na naman. Pasensya na po. Salamat po. Salamat po. Kaya dali-dali kong kinuha ang lahat ng kumatok si Mark Arthur. Gamit at umalis. Hindi ko ma-explain kung ano yung nangyari. Baka nung biglang tumunog, iba sila itong itasalita ang kinakausap ko. Then nung tumunog, magulat ako. Parang napalaki yung mata ko eh. Parang napaganon talaga ako kasi magulat ako. Pagbalik namin sa tent habang nagpapahinga, eh may kumakatok na naman sa gate. Kaya kinausap ko. Someone just slammed the gate. 30 minutes pa lang nakalipas, simulang pumunta kami doon. Are you here? Can you give us a sign? Walang sumasagot sa akin pero pagkalipas ng ilang minuto ay may gumalaw na plastic sa tabi ko. Pre, gumagalaw yung kalat. Walang hangin. Pre. Uy, ganyan yun sa ano, sa mall. Mayroong plastic dun sa akin, di ba? Gumaganyan pero wala namang hangin. Ayoko na sumama kay Zarkaro. Nag-aayos pa lang kami, eh, ito na agad ang nangyari. Gago! Takot naman to. Ay, tatakbo na ako pag ganyan. Binuksan ko na yung spirit box para masimulan na ang pagtatanong. Hi, andito kami ngayon para mag-explore lang, we're not harm. Can we ask questions? Hindi rin magsama, we're friendly. Malakas ang background music niya. Is there a spirit here? Wow! Ay, ang ingay ko. Gago, nagugulat ako sa bola. Umilaw yung bola. Ibig sabihin, kasama namin siya ngayon. Kasi may nade-detect dito sa akin. Are you a male or female? Are you a male? Gulit ako. Kung kayo yun. Male. Are you a Japanese or American? Japanese. American. American. Why are you here? Tinanong ko siya pero hindi na siya sumagot. Kaya pinalitan ko na lang ang aking katanungan.
What was your favorite memory? Uy, ang hirap ng tanong. Si John daw ang favorite niyang memory. Sinasabi ko na may nangyayaring hindi maganda dito eh. Di ba puro lalaki sila dyan? Tapos si John daw ang ano, ang favorite memory niya. Aba, 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 aba. Let's go. Ano man ang misteryong bumabalot sa lugar na to, siguradong dahil yon sa matinding nangyari noong unang panahon. Isang digmaan na bumalot ng kadiliman sa ating bayan. Isang malaking pasasalamat sa mga taong lumaban para makamit ang ating kalayaan. Hit it! Ganda. Kaya pala dami nag-request ito eh. Punta ko nga yung Malintan Tower niya. Pupunta ko si John. Sa ba to? Sa Cavite lang yata ito eh. Malintan Tower. I came from the mud. There's